Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa huling linggo ng ating paghahanda para sa Kapaskuhan, pagninilayan natin ang pagdadalang tao ng Birheng Maria sa ating Panginoon. Dahil sa kanyang pagiging bukas sa mga pangako ng Diyos at matatag na pananampalataya, naging perpektong halimbawa si Maria sa paghahanda sa pagtanggap sa manunubos. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo, ay makapakinabang sa kanyang pagkapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag nang nakatira sa kaniyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kaniyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit nang gabing iyo'y, sinabi ng Panginoon kay Nathan,
Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat ng maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo. Patatatagin ko ang iyong sambayanan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kaharian hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang at ang iyong mga pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa kanya ang tipan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga Hentil upang sila ay manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia.
Narito ang lingkod ng Diyos. Maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kaniyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, sa umagang ito, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ngayong ika-apat na linggo sa panahon ng Adbiyento. At kung mapapansin po natin, ang lahat ng kandila sa ating Advent wreath ay nasindihan na. Ibig sabihin, tunay na malapit na ang Kapaskuhan. Kung tutuusin nga, bilang na lamang na ilang oras na lamang, alam natin na magpapasko na. Kaya magandang tanungin din yung ating mga sarili, handa na ba tayo? Marahil sasabihin ng ilan, "Father, handa na. Handa na po yung pang-Noche Buena namin mamaya. Handa na po yung susuotin ko mamaya hanggang bukas. Handa na po ang lahat." Pero mga kapatid, magandang tanungin, handa na ba ang sarili? Handa na ba ang puso? May lugar ba sa puso natin si Jesus? Sa atin pong ebanghelyong napakinggan po natin ang pagdadala ng mabuting balita ng Anghel Gabriel kay Maria. At ano ang sabi ng Anghel Gabriel kay Maria? "Matuwa ka dahil ikaw ay kinalulugdan ng Diyos."
Pero sa bandang dulo, sa kalagitnaan ng ating ebanghelyo, paano diniscribe si Maria? Sabi po sa ating ebanghelyo, nagulumihanan, naguluhan, marahil nakaramdam ng takot, nakaramdam ng pangamba. Bakit? Dahil marahil nung mga oras na ito, si Maria napakabata pa. May plano sa kanyang sarili. May pinaghahandaan sa kinabukasan. Pero ano ang paliwanag sa kanya ng Anghel Gabriel? Na siya ay kalulugdan ng Diyos. At ano pong pinapaalala nito sa atin, mga kapatid? Kung sino man ang piliin ng Diyos, kung sino man ang hirangin ng Diyos, huwag matakot. Dahil kailanman ang kanyang pinili, ang kanyang hinirang, hindi niya pinabayaan. Kaya siguro, mga kapatid, paalala po ito para sa ating lahat. Lahat naman tayo tinatawag ng Diyos. Lahat naman tayo ay hinihirang ng Diyos sa kanya-kanyang aspeto ng ating buhay. Pero bakit minsan napakadami pa rin nating takot? Napakadami pa rin nating pangamba? Tila pagpapaalala sa atin sa araw na ito, sa pagdating ng manunubos, aalisin niya ang lahat ng takot, aalisin niya ang lahat ng pangamba. Kaya mga kapatid, sa buhay ni Maria, hindi naman naging madali yung kanyang buhay. Nandoon yung sakit, hirap ng pagiging ina ng Diyos. Pero sa kabila nun, alam ni Maria na hindi siya pinabayaan ng Diyos. Bakit? Dahil sa puso ni Maria, may lugar ang Diyos. Kaya sana mga kapatid, sa araw na ito, bukod sa paghahanda natin ng kung ano-ano mang mga bagay, tingnan natin yung mga puso natin. Tingnan natin yung mga sarili natin. Tingnan natin yung ating buhay. May lugar ba ang Diyos? At kung may lugar ang Diyos, naniniwala tayo na kailanman tayo ay kanyang sasamahan at hindi pababayaan. Yun po yung una. Pangalawa, si Maria ay tumugon ng oo sa Anghel Gabriel. At kasama sa kanyang pagtugon ng oo sa Anghel Gabriel ay pagtugon niya sa Diyos. Pero mga kapatid, magandang pansinin at magandang pagnilayan na yung pag-oo ni Maria ay hindi lamang sa salita. Madaling umoo sa Diyos, madaling tumugon sa Diyos. Pero alam po natin kung ano ang mahirap. Yung pangatawanan, yung pag-oo natin sa Diyos. Uulitin ko po yun, ha? Madaling umoo, pero mahirap pangatawanan ang oo. Mamayang gabi ho, ano? Kahit nga ngayon pa lamang, marami na sa atin ang nagbabatian ng maligayang Pasko. Diba? Ngayon pa lamang, kahit saan ka pumunta, makasalubong mo, kaibigan mo, hindi mo man kilala, namamasko sa'yo, binabati ka ng Merry Christmas. Tama po ba? Magbabatian tayo ng Merry Christmas. Pero pinapangatawanan ba natin ang katuwaan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Baka Merry Christmas tayo ng Merry Christmas, pero hindi pa naman tayo nakakapagpatawad. Baka Merry Christmas tayo ng Merry Christmas, pero hindi pa naman tayo humihiling ng kapatawaran sa mga taong nasaktan natin. Baka Merry Christmas tayo ng Merry Christmas, pero hindi pa tayo nakakapagbahagi ng mga biyayang tinanggap natin mula sa Diyos. Madaling magsabi ng oo,
madaling bumati ng Merry Christmas, ang mahirap pangatawanan. Si Maria sa Ebanghelyo, kailanman hindi niya inalis si Jesus sa kanyang puso. Kailanman hindi niya inalis ang Diyos sa kanyang buhay. Dahil ang kanyang pag-oo, pinangatawanan niya hanggang nang siya ay iniakyat sa langit. Kaya sana mga kapatid, huwag lang tayo makontento sa pagbati. Huwag lang tayo makontento sa pateks-teks. Huwag lang tayo makontento sa pagtanggap ng regalo. Kundi pangatawanan natin yung ating pag-oo sa Diyos. At panghuli mga kapatid, alam ko po na sa mga oras na ito, maraming bumabagabag sa ating mga isipan. Pagkatapos kaya ng misa, saan ako pupunta? Mamimili ako. Saan ako pupunta? Makikipagsiksikan ako. Pero sana din po, pagkatapos natin dumalo ng misa ngayon, magkalugar ang Diyos sa ating puso. Magkapuwang si Jesus sa ating mga buhay. At yun po marahil ang pinakamahalaga. Nasindihan na ang apat na kandila. Mamayang gabi isisilang ang Panginoon, isisilang si Jesus. Pero nawa ang pagsilang ni Jesus hindi lang sa sabsaban, kundi ang pagsilang ni Jesus sa puso. Pero kung ang puso puno ng galit, sama ng loob, hinanakit, baka hindi natin namalayan nagpasko na. Baka hindi natin namalayan na isinilang na ang Panginoon. Hindi pa puhuli ang lahat. May ilang oras pa para linisin ang ating sarili, magkapuwang si Jesus sa ating mga puso. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating misa ngayong ika-apat na linggo sa panahon ng Adbyento, ilang oras bago sumapit ang Kapaskuhan, pinapaalalahanan tayong lahat na ang bawat isa sa atin hinirang ng Diyos, tinatawag ng Diyos, at lahat ng kanyang tinawag hindi niya pinabayaan. Kagaya ni Maria, nahirapan man sa buhay, hindi niya iniwan. Kaya nga sa buhay ni Maria, kailanman pinangatawanan niya yung kanyang pag-oo sa Diyos. At nung pinangatawanan ni Maria ang pag-oo niya sa Diyos, kailanman hindi nawala ng puwang ang Diyos sa kanyang puso. Nawa, sa araw na ito, yun din ang ating panalangin, yun din ang hilingin nating grasya sa Diyos, na sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, hindi lamang sa sabsaban ipanganganak si Jesus, kundi sa puso at sa buhay natin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang parinito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, idalangin natin sa Ama na tulad ni Maria, maging bukas at handa ang ating mga puso at isipan sa nalalapit na pagdating ni Hesukristong ating manunubos. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pare at diakono ay maging bukas sa pagdaloy ng banal na Espiritu upang magampanan nila ang kanilang tungkuling na aayon sa kagustuhan mo, O Diyos. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, kilalanin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kilos ng banal na Espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang pagiging tagapagtaguyod ng katotohanan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga dukha at nagigipit, mga nag-iisa at napababayaan, maramdaman nawa nila ang pagkalinga mo, Ama, sa tulong ng mga taong nagmamalasakit. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga nurse, doktor, at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman, gabayan at patataginawa sila ng Espiritu sa bawat pagsubok na kanilang kinakaharap. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Patuloyin mo, Ama, ang lahat ng mga pumanaw sa kaluwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ang mga taong humiling ng ating mga dasal at lahat na nag-alay ng intensyon para sa misang ito. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama, tulad ni Maria, dulutan mo ng galak ang aming mga puso upang matanggap namin ng buong sigla ang inyong dakilang anak. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng iyong anak kasama ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana
ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos, kaya lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan
sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Available na rin po ang opisyal na imahe ng Poong Jesus Nazareno. Ang medium size ay nagkakahalaga ng 1,000. At ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang maliligong po na pondo ay gagamitin sa pagpapaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo at hingin ang pagabasbas. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang ating buhay, at kanina.